Guilty ng graft. Ito ang hatol ng Sandigan Bayan sa mga dating opisyal ng Quezon City Engineering Office at dalawang iba pa na akusado sa Ozone Disco Tragedy. 18 taon na ang nakakalipas. Nagpapatrol Adrian Ayalin. March 18, 1996, magkahating gabi ng masunog ang Ozone Disco. 162 ang namatay. Karamihan, mga kabataang nagsasaya sa kanikanyang graduation celebration. Matapos ang 18 taon, nagdesisyon ang Sandigan Bayan 5th Division. Guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga dating opisyal ng Quezon City Engineer's Office sa pangunguna ng Noy City Engineer Alfredo Macapugay. Kasama niyang nahatulang guilty ang 6 na iba pang mga opisyal. Sinentensyahan sila ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. 2 mga opisyal ng Ozone, sina Hermilo Ocampo at Ramon Nang, ang guilty rin sa graft at may sentensyang 6 hanggang 10 taon ding pagkabilanggo. Una nang nahatulang guilty ng QCMTC sina Ocampo at Nang sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple serious physical injuries. Ayaw magbigay ng pahayag ng mga nahatulan sa Sandigan Bayan. Sa desisyon ng korte, sinabing hindi nasunod ng Ozone ang National Building Code, lalo na sa swing-in door o pintuang papasok ang pagbukas, kaya hindi agad nakalabas ang mga biktima. Puno rin ng combustible materials tulad ng styrofoam ang loob ng disco. At may problema sa electrical wiring. Kulang-kulang din ang building permit ng Ozone. Absuelto naman ang 4 na iba pang opisyal ng Ozone. Masaya po, pero sa isang banda, malungkot din po dahil yung mga kasama ko po na sentensyahan mo ng guilty. Isa naman sa mga nahatulan ang nananatiling at large o hindi pa sumusuko, si Renato Diaz, isa sa mga dati ring taga City Engineer's Office. Ayon sa Court Administrator ng 5th Division, may 15 araw ang mga nahatulan para magsumite ng motion for reconsideration. Kaya rin walang iniutos ang korte na agarang pagkulong sa mga nahatulan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.